Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction uli po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong napakabonggang regalo ni Ka-Business sa kaarawan ni Papa Deans. At ito nga po ay isang Ford Everest Titanium na sasakyan na matagal nang pinapangarap ni Papa Deans. At nagkakahalaga po ito ng kulang-kulang 3 milyon. At bago nga po ito ibinigay ni Ka-Business kay Papa Deans, ay nagawa muna siya ng isang mensahe para dito kay Papa Deans. At dito sa mensaheng ito ay binalikan ni Ka-Business yung mga mahihirap nilang pinagdaanan bago nila naabot ang ganitong klase ng pamumuhay. Na nagsimula nga muna sila doon sa paglalako ng mga kakanin na niluluto ni Mrs. Ka-Business. Nagtiyaga sila maglako noon para maigapang ang pag-aaral ng kanyang mga anak. At syempre ganun na rin yung pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kahit nga daw po maulan ay hindi nila alintana yon. Ang mahalaga sa kanila ay kumita ng kahit kaunti sa bawat araw na dumadaan. At itong si Papa Deans, kahit nag-aaral ito, ay pag meron siyang pagkakataon na sumama sa paglalako kay Ka-Business, ay sumasama siya. At binalikan din ni Ka-Business yung isang pangyayari sa paglalako nila na nadulas nga daw po siya kasi maulan eh. At si Papa Deans daw ay hindi alam kung ano yung gagawin. Kung tatawa ba o tutulungan ng kanyang papa na naglupasay nga sa putikan dahil sa pagkakadulas. Alam niyo po mga ka-business, mga kapapi, nakakatuwa lang at nakaka-inspire yung mga ganitong kwento ng buhay na kung iisipin mo ay posible pala. Posible pa lang yung isang maglalako ng mga kakanin ay aabot sa ganitong estado ng buhay. Basta may sikap ka lang at may determinasyon para umahon sa kahirapan ng buhay. At itong kwento ng buhay na ito nila Ka-Business na nagmula nga sa sila'y walang wala hanggang sila'y umabot sa ganito kasakses na pamamuhay ay napakagandang inspirasyon ito para doon sa mga kababayan natin na nagsusumikap. Doon sa mga kababayan nating masisipag, basta samahan lang nila ng kaunti pantyaga at diskarte sa buhay, hindi imposible na makamit nila ang ganitong klase ng pamumuhay katulad nila Ka-Business. Dahil napatunayan na eh,
Ito na eh, nakikita na natin. Napatunayan na ng isang kabisnes na ang tiyaga, ang sipag at diskarte ay isa sa pinakang magandang puhunan para maiahon mo sa hirap ang iyong pamilya. Kaya sa halip na kainggitan natin ang tinatamasang buhay ngayon nila kabisnes, ay bakit hindi natin sila gawing inspirasyon para makamit din natin ang ganitong klase ng pamumuhay? Kasi alam nyo po, mga kabisnes, mga kapapi, sa comment section ni kabisnes, ay hindi pa rin maiwasan na batikusin si kabisnes sa kanyang naging regalong ito kay Papa Dins. Kasi may ilan nga po ako nabasang comment na kine-question nila itong pagbili ni kabisnes na sasakyan na ito. Kasi nakabili nga daw po ng sasakyan na kulang-kulang na 3 milyon para irigalo lang kay Papa Dins. Ito po, real talk lang. Para po dun sa mga nagko-comment ng negatibo kay kabisnes dahil sa pagre-regalo niya ito. Para dun sa mga nagkwe-question dito sa ginawang pagre-regalo ni kabisnes ng brand new car kay Papa Dins. Real talk lang po tayo. Ano po bang pakialam nyo kung regaluhan ni kabisnes ng ganyang kamahal na sasakyan ang kanyang anak? Ayan naman pong pinambili dyan ni kabisnes sa sasakyan na yan. Ay hindi naman po niya hiningi sa inyo. Nising kunduling wala kayong ambag dyan. Dahil ang pera na ipinambili dyan ni kabisnes ay pinaghirapan nila. Kaya bakit nyo po kini-question sila kabisnes? Questionin nyo po si kabisnes kung ang perang ipinambili dyan ay kinuha sa inyo. Kaya para sa akin, wala na po kayong karapatan na questionin si kabisnes sa regalo niyang yan. Kahit pa sabihin niya'y umabot ng 10 milyon o kahit magkano pa, wala po kayong pakialam dahil ang ipinambibili ni kabisnes ay hindi po galing sa bulsa niyo. Buti sana kung nanghingi si kabisnes sa inyo. May karapatan kayong mag-question doon. Pero hindi. Nising kong duling walang hiningi sa inyo si kabisnes para ibili ng ganyang regalo. Lahat yan ay pinaghirapan niya. Pinag-ipunan niya. Kaya anong karapatan nyo? Anong karapatan nyo para questionin dyan si kabisnes? O malinaw lang na talagang naiinggit lang kayo kay kabisnes dahil kayo ay hindi makabili ng ganyang kamahal na sasakyan. Tama po ba? Kaya patuloy nyo kine-question si kabisnes? Eh kayo ba? Niminsan ba pinakalman kayo ni kabisnes dyan sa buhay nyo? Eh minsan nga kahit kayo nagko-comment, hindi na kayo pinapansin ni kabisnes eh. Kahit mga hindi maganda yung mga comments nyo eh. Kaya huwag po kayong makialam. Huwag kayong makialam kung ano man yung bilhin ni kabisnes para sa pamilya niya. Dahil ang bawat pera po na inilalabas ni kabisnes ay pinaghirapan niya. Tapos yung pagtulong, isinisingit niyo yung pagtulong nila kabisnes. Na sinasabi niyo hindi na tumutulong sila kabisnes. Tapos nakakabili ng ganyang kamahal na sasakyan. Inuulit ko po, ano po bang pakialam nyo sa mga ginagawa ni kabisnes? Ito po, another real talk. Ang pagtulong po ni kabisnes ay hindi sa pilitan. Kusang loob po yan. Kaya wag po natin siyang diktahan kung kailan niya gustong tumulong. At kung tutuusin, kahit sila kabisnes ay hindi na natin nakikitang tumutulong lagi sa vlog. Ay yung mga pumupunta dyan sa bahay nila kabisnes ay patuloy pa rin nilang binibigyan ng tulong. Pinapaabutan ng tulong. Karamihan nga lang doon ay hindi na nai-vlog. Pero pag may pumupunta sa kanila na humihingi ng tulong ay pinapaabutan pa rin po nila ng tulong. Kumbaga, hindi talaga tuluyan silang hindi na tumutulong. At hindi din totoo na yung pamilya na lang nila o sila-sila na rin lang ang nagtutulungan.
maaaring sa vlog, yun yung nakikita nyo. Maaaring sa vlog ay nakikita nyo madalang na silang magbigay ng tulong. Pero hindi pa rin po kasi maiwasan na may mga taong pumupunta dyan kay Laka Business dahil kilala nga po sila sa pagtulong. Kaya yung mga tao na nawawala ng pag-asa at nawawala ng matatakbuhan ay dyan kay Laka Business pumupunta. Dahil para sa kanila, para dun sa mga taong pumupunta dyan kay Laka Business, para sa kanila po, ay si Laka Business yung huli nilang pag-asa bukod sa ating Panginoon. Dahil alam nila na pag pumunta sila dyan kay Laka Business, ay hinding-hindi sila papahindian ng mga ito. Dahil kabisado nila kung ano yung ugali ni Laka Business. At kalimitan, ang mga pumupuntang ito kay Laka Business ay yung talagang solid supporters ni Laka Business. Kaya nga alam nila kung ano yung address ni Laka Business eh. Kasi dahil nga po solid sila, ay napapanood lahat nila yung vlog ni Laka Business. At sa mga vlog naman ni Laka Business, eh, nababanggit niya eh kung saan yung address nila. Kaya yung mga solid supporters ni Laka Business na nagkakaroon ng problema, lalo na nga po sa pinansya, ay nakakapunta sila dito kay Laka Business. Nakakalapit sila dito kay Laka Business. At kalimitan nga po dyan ay hindi na po nai-vlog ni Laka Business. Kaya doon sa mga taong sobrang makabatikos kay Laka Business na hindi na talaga tumutulong si Laka Business, sana nag-aalam muna po kayo bago nyo sabihin yan. Tapos sana sinusuri nyo din yung sarili nyo. Kung yung bang mga nagawa ni Laka Business sa pagtulong sa mga kababayan nating higit na nangangailangan, ay kahit kalahati man lang nun ay nagawa mo. Ay baka ngawa ka kasi ng ngawa dyan. Puna ka ng puna kay Laka Business na hindi na tumutulong, na wala na naiitulong. Pero ikaw ay ni isang tao o ni kusing ay wala ka din naman naiibigay na tulong. Ay mahiyahiya ka naman kahit sa sarili mo man lang. Ay puna ka ng puna, tapos ikaw ay wala ka din naman natutulungan. Ay tumulong ka muna bago mo punahin yung kapwa mo. Tapos pati itong pagre-regalo nga ni Laka Business ng Port Everest Titanium na nagkakahalaga ng kulang-kulang 3 milyon ay kwe-questionin mo. Bakit? Ingit ka? Dahil si Laka Business ay kayang magregalo ng ganyang kamahal sa anak niya? Ay ikaw, baka kahit kutsi-kutsihan, hindi mo kayang iregalo dyan sa anak mo. Kaya ingit na ingit ka dito kay Laka Business. Huwag naman po sanang ganun. Kung naiingit ka kay Laka Business dahil naabot na nila yung ganyang klase ng pamumuhay, magsikap ka din para abutin mo yung ganyang antas ng pamumuhay. Hindi yung puna ka ng puna dahil dyan sa ingit mo. Walang magagawang maganda sa buhay mo yung negatibong ingit mong yan kay Laka Business. Ay kung yung ingit mong yan ay ginawa mong positibo at ginawa mong inspirasyon si Laka Business para marating mo din ang kinalalagyan nila ngayon. Ang antas ng pamumuhay na kinalalagyan nila ngayon. Ang tingnan mo kasi, yung positibo, huwag yung negatibo. At i-apply mo din sa iyong sarili. Nang sa ganun, ay marating mo din yung tagumpay ng pamumuhay na gusto mong marating. Sa totoo lang, napakasarap gawing inspirasyon nitong si Laka Business. Dahil nga mula sila dun sa mahirap na pamumuhay, ay ito na sila ngayon. Nakakabili na ng ganyang kamahal na sasakyan para ipangregalo sa kanilang anak. Samantalang sinasabi nga nila na noon ay kahit gaano kaulan ay nagtsatsaga silang maglako ng mga kakanin. Ganon kahirap ang buhay nila Laka Business noon. Kaya nakaka-inspire lang para sa isang katulad ko na solid Laka Business na yung iniidolo ko ay nagmula sa mahirap na pamumuhay at nandahil sa kanilang pagtsatsaga, pagsisipag
at diskarte ay ito na sila ngayon. Nasa matagumpay na na sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Diba ang sarap nilang gawing inspirasyon? Kaysa sa kainggitan mo sila, diba? Gawin mo na lang silang inspirasyon kaysa kainggitan mo sila. At halawan mo ng aral yung mga karanasan nila. Parang nang sa ganon, maabot mo din yung tagumpay na naabot nila. Paano po, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga video. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan sa Montikong Channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shout out itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga na-upload na video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga na-upload na video. At maraming salamat po ma'am dun sa lagi nyo pong pagpapaabot sa akin ng blessing. Maraming salamat po. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo. At sir, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sa mga kasamahan ko reactor. Ganon din po sa patuloy nyo pagsuporta sa Kabusiness Official, Papa Dins TV at Kabusiness Family. Thank you po sir. At shoutout din po dito sa aking mga kasamahan reactor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, at Kamix Vlog. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Kabusiness Official. Supportahan po natin para kahit pa paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabusiness.